So, hi guys! Welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Duday, again and again and again. So, syempre, may nagtanong na naman kay Madam. Madam, paano nga ba kunin ang porsyento dito sa aking mga produkto? Kumbaga, ang gusto niyang ipaliwanag is paano niya tutubuan sa pamagitan ng porsyento, no? So, tuturo ko sa inyo guys. So, na-vlog naman na to ng iba pa nating mga kasari. So, i-explain ko lang sa inyo ng mas maliwanag pa. So, halimbawa, ito na nga. Tandaan mo na lang ang sasabihin ko sa'yo. Oh-ho! Ang pag-ibig kong ito'y di magbabago. Wait. So, ito na nga. Halimbawa, ang puhunan ng Alfonso is 255.45. So, paano mo ngayon pipresyohan ito, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga porsyento, di ba? Kunyari, kasi ganito na guys yung porsyento natin. No? Sa sari-sari store kasi, hindi mo maiwasan yung 20%, di ba? 20%, 15% to 10%. Minsan pa nga, umaabot pa tayo ng 20% pataas, no? Di ba? Wait lang. Merong mga nagpipresyo ng mga ganyan sa ibang mga sari-sari store. Bakit ka mo? Kasi yung pagod daw nila, yung puyat nila. So, depende kasi nga, ikaw po ang masusunod sa presyuhan dito sa ating sari-sari store. Parang itong sinasabi ko guys, is gabay lang to kung paano mo malalaman ang porsyento ng bawat produkto mo. So, halimbawa, ito lang, ang dami ko pang yaw-yaw, no? So, unang ganap, ayon dito sa aking resibo, di ba? Nabili ko nga ng 255.45 ang Alfonso. Paano ko ngayon tutubuan yan? So, halimbawa, ganito. Aha, makinig ng mabuti. 255.45, ayan, ganito na, no? Paano mo siya tutubuan? Plus 10%. So, aabot siya ng 280. Kung 10% ang patong mo sa iyong paninda, ibibenta mo siya ng 280.99. So, 281. So, maganto lang. Para yung malinaw na 280, yan. Bibenta mo siya ng 280, guys. Yon. So, ganun yun sa 10%. Paano naman po, madam, sa 20%? Plus-plus lang, guys. Ganun lang po yung, ano, yung pagkuha ng mga porsyento dito sa ating sari-sari store. Napaka-easy to weigh lang. So, 244.45 plus 15%. So, kung 15% naman lang bentahan mo, ayan, 281.11. O, diba? So, nag-range tayo sa 10% to 15%. Tama, diba? 10% to 15%. Yeah, nag-range dito. So, ang pinakamalaki natin na bentahan ngayon is 20% sa mga soft drinks. Bakit kamo? Kasi ang soft drinks na bili ko siya ng 20.83. Ayan, 20.83 ko siya puhunan nito na soft drinks ko. Plus 20%. Oh. Binibenta ko siya ng 25 pesos. O, oh, diba? So yun, no? Ganun po lang mag-add ng ano ng, depende po sa inyo guys ha, ganun lang po mag-add ng mga porsyento bawat produkto. Kung meron naman po kayong naintindihan dito sa aking vlog for today, please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video. So ayun na nga, no? 25 pesos yung ibebenta mo. So kung 20% ka, no? So ganun nag-range yun guys ha, 20%, 15%, 10%. Ayan ang mga ano natin. So, sa mga kutkuti naman, kasi mga dos piso, yung mga sabi ko, mga biskuit, dos piso lang naman tubo natin dyan, no? Kayo na bahala magpatong. Kasi kayo naman po talaga ang masusunod dito sa ating mga presyuhan sa ating sari-sari store. So, tinuro ko lang po sa inyo kung paano nga ba magpatong ng porsyento dito sa ating mga produktong alak, di ba? Produktong alak. So, sa akin, nagre-range ako ng 10 to 15. Mga ganun lang ang range ko, guys, ng presyohan ko ng alak. So, kayo na bahala magpresyo ng alak nyo para merong kayo kahit papanong idea. So, ayun na. Ganun lang naman, guys, ha. Tinuro ko na sa inyo, ha. Yan. Ulitin natin ulit para sa mga bago nating sari-sari store owner. So, sa 10% tayo. Kung ang produkto mo, nabili mo ng puhunan ng 140 plus 10%. So, ibibenta mo siya ng 154. O, diba? So, pag 15% naman, 140 plus 10. 140 plus 15%. Bibenta mo siya ng 161. So, ganun lang.
at 10% o 15%, 20%, ayun na po yung pinaka malaki. Malaki na patubo natin, 20, 15, 10. No? So, comment down below. Kung i-correct nyo rin po ako kung paano rin po ba kayo magpatong sa inyong mga paninda. So, sa akin, sa mga ala ko, guys, 10 to 15%, ganon. Sa soft drinks, guys, 20% talaga. Ayun, ang patong natin sa ating mga soft drinks. Kasi nakikita nyo naman, eh. So, di ba? Tinuro ko na sa inyo, 20.83, no? Plus 20%. Oh, yan. Umaabot siya ng 25 pesos kasi round off na. Kasi yung Coco is nabili ko ng 20 point something, guys. So sana, guys, naiintindihan nyo po yung yaw-yaw natin for today, 'di ba? Nakakaloka, no? Sana may naiintindihan ka, guys. So ganun lang po ako magpatong, no? Pero guys, ganito, guys, ha? Depende po sa porsyento na ibibigay nyo. Kayo pa rin po masusunod sa mga percentage na yan, guys, no? Kayo, tayo, ikaw, no? Yan, tawagin nyo na si Ate Marites, si Ate Marisol, di ba? Nakakaloka. So sana, guys, may natutunan na naman kayo sa yaw-yaw ko, guys, ha? So sa ala ko, guys, 10 to 15% ako, di ba? Halimbawa, ang benta ko sa Emperador Brandy ko is 150 yung litro, di ba? Litro, no? So sa ano naman, sa Emperador Brandy na, ano to? Yung long neck, ang bentahan ko naman is 115. Sa Ginebra gin ko naman is 60 pesos, no? 60 pesos, 'di ba? Nakakaloka. So kasi, bakit 60 pesos dito, guys, yung gin? Kasi nagre-range lang ako dito sa mga kapitbahay namin kasi pare-parehas na kami dito, 60-60, ganon. So pero yung MP Light ko, hindi ganon yung presyuhan. Ewan ko lang kasi ngayon na lang po ako uli nagpresyo ng ano ng MP Light kasi hindi talaga masyadong mabenta yung MP Light sa akin, yung litro tsaka long neck. Ang mabenta po sa akin yung bunso at tsaka yung isa pa, yung 500 milligrams ba yun, ayun po yung mabenta sa akin. So ayun na nga po, guys, no? So ang ginawa ko, guys, ayan, nagre-range ako sa 10% dito. So yung sa ano ko, sa Emperador na litro ko, guys, is ang puunan, 137.50. Yan, 137.50. So, plus mo lang yan, plus 10%. O, yan, o. 10%, o. 150. Hindi ko na ginawang 151. 150. Yan. So, may kikitain ako dito, guys, na tara na. Minus 137.50. Minus ko lang, guys, no? 13.75 yung kikitain ko, no? Hindi na masama yung, guys, sa ganitong mga presyuhan. Kasi, sa akin kasi, guys, hindi talaga siya mabenta yung MP Light, long neck, mga ganun dito, no? Kakaiba. Tsaka, may mabenta siya, pero yung parang feeling mo, guys, na mabenta, tapos hindi mabenta. Yung may time na mabenta siya, tulad ng Red Horse, may time na mabenta. Yung tulad ng maliit na Red Horse, may time na mabenta. Ganun talaga sa Sari-Sari Store, no? Comment down below, guys, no? Kung ganito rin ba kayo sa Sari-Sari Store, no? May time talaga na hindi talaga mabenta siya, di ba? Nakakaloka. So, eto naman, guys. Yung long neck ko naman, guys, ang puhunan, 105.05 plus 10%. Ang benta ko is 115, guys. Ayan. Ayan. So, dito naman, guys, gumaya na ako sa mga kapitbahay ko na sa gin kasi, di ba, nag-usap-usap na kami na 60 pesos, so. So, medyo malaki-laki ang kita natin sa gin na yan. So, 15% siya, guys, no? So, 50.50 plus 15%. O, yan, no? 58 lang, pero ginawa ko nga, sabi ko nga, nagpare-parehas na kami ng mga aking kamartes dito, no? Naging 60 na. So, guys, sinasabi ko sa inyo, guys, ha, depende po yan sa inyo. Kung gusto nyo po lang medyo mababa yung produkto nyo, okay lang po yan. Kasi kung nag-usap-usap naman kayo ng kamartes nyo dyan, okay lang din yan, no? Kasi para sa akin, nakikiano lang ako, nakikibagay, no? Parang ganun, guys. Nakikirespeto sa mga matatanda na aking mga kapwa katindera. Kaya, ayun, naki-join na lang din ako para lahat naman kami is mabentahan. So, ganun po, yun na. Pero, kayo pa rin po ang masusunod sa inyong presyuhan. Etong mga sinasabi ko, guys, is gabay lang po sa inyo to. Gabay lang, lalong-lalo na sa mga bagong Sari-Sari Store. Kasi, totoo niyan talaga, guys, ha? Paulit-ulit ko sinasabi, no? Ikaw talaga ang pipili ng ano ng tubo mo diyan kung magkano mo patutubuan, no? Ibang sinasabi ko lang dito, idea lang 'to, no? Kayo pa rin ang masusunod, no? Sana, guys, meron na naman po kayong naintindihan dito sa aking yaw-yaw for today.
goodbye. Shallow, shallow, no, no, no. Thank you for watching, guys. Please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video. Bye-bye, guys.